Hi lovies, it's me, Yelly, and I'm back again with another video. And for today's video, tayo ay mag-unboxing na naman. And if you're interested kung ano ang ating i-unbox, just keep on watching! So ayun na nga lovies, in this vlog tayo ay mag-unboxing na naman ng isang makeup brand na sikat sa China. Balita ko, sikat talaga sa China. And excited na ako kasi unang kita ko pa lang dito na in love na ako dahil number one, color pink siya. Number two, swatches pa lang sa picture. Parang nakakaakit na talaga. Hindi ko alam kung nabudol ba ako o maganda talaga to. And number three, limited edition to. So, without further ado, ito na! Perfect Diary! So, ayan, ito yung box niya. Ayan. So, actually, medyo matagal na itong dumating sa akin. Pero ngayon ko palang siya bubuksan. At ngayon pa lang ako nagkaroon ng time na buksan at itry siya. So, open ko na! So, ayan, sealed na sealed pa siya. Galing pa to sa China talaga, as in umorder ako nito lovies sa kanilang website. So na-open ko na. Ayan, so yung Perfect Diary. So itong Perfect Diary na to, itong pinurchase ko sa kanila, ito yung limited edition nila na card captor sa Sakura. So, ayan, may pa-letter sa akin, si Perfect Diary. Tingnan natin, check natin. So, ayun na, gagalito pala siya. So, Perfect Diary believes true beauty lies within one's essence. There is no boundary of such beauty. Pursue perfection, explore imagination, express yourself, and embrace diversity. This is unlimited so, beauty. So, anyways, let's move on dun sa products na nabili ko. So, this is the card captor sa Sakura na makeup line nila. So, yung na-purchase ko sa kanilang website is yung set of 3 kasi ang masyadong mahal na yung isang box. Unfortunately, na-shook lang ako kasi akala ko naka-box talaga siya ng pink and everything pero hindi pala kasama yung gift box. So, hindi ko nabasa. So, kaya siya naka-individual packaging. So, ayun na nga. Ang kasama nito, lovies, is the eyeshadow palette. Ayan, ang cute. Oh my god. Tapos, yung kanilang velvet lip color. Ayan, velvet lip color. And yung kanilang, wait lang, sobrang grabe, sobrang balot na balot yung packaging. As in, grabe. Talagang nakabalot ng mabuti. And yung kanilang powder, ayan. Matte finish powder. So, this is limited edition. Ayan, nakalagay. Perfect Diary Beauty Abyss Choice. So, ayan. Ang cute. Super cute. Ayan. Ang cute, diba? Oh, sobrang nice. And then, meron akong freebie. Hindi ko na kasi maalala eh. Ang tagal ko na kasi itong in-order online. Tapos, ang tagal kong since hindi nga ako naging active in sa YouTube, hindi ko siya agad na buksan and review. So, hindi ko na maalala kung pag naka-worth something ka, may freebie ka or talagang freebie lang nila to. Nalimutan ko na. So, ayan. Ito yung Perfect Beauty Collector Eyeshadow. So, ayan. May free siya na eyeshadow. So, lovies, before tayo mag-dive kung maganda ba talaga yung products nila, bibigyan ko kayo ng onting background about Perfect Diary. So, si Perfect Diary is established in 2017. Number one beauty brand among Tmall young followers of domestic products in 2019. Within 3 years, Perfect Diary has become the most popular domestic beauty brand in China. So, kaya ko siya nasabi na number one siya sa China kasi yun nga, according sa kanilang website, ayun sila. And then, together with Huawei and Li-Ning, Perfect Diary has been ranked top 3 most popular brands among Chinese Gen Z consumers. In 2019, Perfect Diary was ranked the number 1 color cosmetic brand and top 3 beauty brand on Tmall during Double 11 promotion. Perfect Diary had been the first Chinese brand ever to win the championship in beauty category as well as in the categories of color palette, lipstick, mascara, and eyeliner. So, ayun.
Lavis ang About Perfect Diary. So, parang nung nabasa ko na maganda yung mascara and eyeliner nila, nasad ako na walang mascara and eyeliner yung nabili ko, no? So, ayun na nga, proceed na tayo sa product. So, binili ko sa kanila to, sa website nila, kasi nung chinek ko siya sa Lazada, pag bibilin mo siya, wala sila nung set of 3. So, parang tilad-tilad mo siya bibilin. Meron sila yung as in talagang card captor Sakura na box, gift box set, something like that. And it's around 2,000 plus. Sa website nila, kaya for me, I highly recommend na bumili sa website nila kasi marami silang freebies, marami silang discounts, and madalas silang may sale. Tapos, free shipping naman din siya. So, sa Lazada kasi, bihira mag-free shipping doon. Plus, medyo, syempre, siguro, mas mahal na talaga. Although, yung Sakura box set, mas mura siya ng onting-onti lang. Pero, ayun nga, since kung marami namang freebies doon sa website nila, why not na lang doon sa website nila? But, on the other hand, kung gusto mo syempre makuha agad yung product mo, I suggest mag-Lazada ka na lang kasi sa website nila medyo matagal-tagal onte dumating. So, ayun. By the way, Lovies, nag-base na ako and may eyebrows na ako. So, ayan. First is ito. Ayan. Ang kanilang Perfect Diary Soft Matte Finishing Powder. Yan, in the shade number 1. So, limited edition nga, nakalagay din dito. So, ayan, puro Chinese nakasulat dito. Except, dun sa kanya kung description kung anong product to. But the rest is Chinese. So, kung marunong ako mag-Chinese, good for you. Pero kung hindi, hulaan mo. So, ayan lang. So, ayan, grabe. I'm so excited. Okay. So, sa packaging, Lovies, ayan siya. Yung mismong product. Ang ganda niya. Hindi siya glossy. Tapos, sa likod niya, nandyan din yung details niya. Ayan. Soft matte finishing powder in the shade 1. Tapos, net weight niya is 10 grams. Tapos, ayan siya. Ooh! May mirror siya. Pag inopen mo, may mirror siya. Tapos, may puff nakasama. Ayan. And then, meron siyang clear film na medyo matigas. And then, ayan. Ito na agad yung product, Lovies. Tapos, embossed. May, ayan, naka-embossed siya. Ay, naka-ano siya, ukit siya. Ayan. Tapos, ayun lang. Pag ginamit mo yung puff, nakapatong na siya agad dun sa powder. Wala siyang yung parang cover muna, then sa taas mo ilalagay yung puff. So, ayan siya. And then, yung box naman niya is ang nice din. Ayan, naka-engraved din. Naka-ukit din yung mga design. Then, may clear film yung, ano, yung box mismo para kita yung loob. And then, ayun. Hindi siya yung parang cheap box. Matigas yung box so, niya. With the scent, hindi siya mabaho, pero amoy makeup. Typical na amoy makeup. Wala siyang amoy na mabango, wala rin siyang amoy na mabaho. Typical na amoy makeup. So, let's try. So, ito lang yung ginamit ko. And, pinress ko lang siya. Ginanon ko siya, Lovies, and tiningnan ko. Ayan, as you can see, parang wala lang. Parang walang na lipat na product sa puff niya. Pero, nung ginanon ko siya, oh my God. Ayan, oh. Makikita nyo agad, diba? Ayan na, ang dewy pa nito, Lovies. Ayan, ang dewy pa. Pero ito, nag-mattify siya agad. Try ko dito. Ooh! Gawin ko lang to and I'll be back! So, ayan, Lovies, after kong mag-powder. So, now, let's move on sa next, which is ang aking favorite at talagang inaabang ako sa kanilang lahat, yung eyeshadow palette. So, ito na, yung eyeshadow palette. Ang ganda! So, ito talaga yung pinaka sobrang excited talaga. As in, super. Ang hirap buksan. Ay, parang ayaw pa bukas. Ayan, Lovies, finally. So, ay, ang ganda! So, ayan siya, Lovies.
Para siyang yung card ni Sakura. And naka-embossed itong pinaka nasa gitna niya, yung packaging. Ay, sorry, baliktad pala. So, ay, naka-embossed yung pinaka nasa gitna niya. And then makikita niyo nandiyan si Sekiro, tapos yung mga wand ni Sakura. So, ayan, ang cute, sarap hawakan. Then yung iba naman, naka ano siya, ukit din siya. And then sa likod, ayan, ito lang yung nakalagay, yung Sakura Season, then in yung number 1. Yun kasi yung nakalagay na parang tawag sa palette niya, Sakura Season 1. So ayun yung nakalagay. And then, ay, super excited ako. So, oops. Super ganda. May clear film pa siya. Although, sadly, yung isang glitter niya, ayan, basag. Kung makikita nyo to, ayan, crack siya. So, malapitan. Ayan, natataka. Ayan, lovies. Actually, nakalagay kasi doon para siyang highlight, eyeshadow and highlight. Pwede siyang pang highlighter, pwede din siyang eyeshadow. Sobrang ganda. I love the shades! Ang gaganda ng color. Ayan, gaganda. Oh my God! So, let's watch! Swatch natin sila. So, isa-swatch ko sa inyo lahat ng shades since 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang naman sila. And tas may mirror din siya, lovies. Ayun ako. Hi! So, may mirror din siya, lovies. Ayan. And then, itong, ano niya, buong palette niya. Feeling ko pwede din tong pang blush and highlight. So, ito blush, highlight, and then eyeshadow. Feeling ko ganun siya. So, let's check. Ang clear na, ano tawag sa ganito? Sa acetate niya nalalagyan, nakalagay dito, meron siyang, feeling ko ito yung mga names ng shade. Oh! Tama nga ako. Ang nakalagay dito, Perfect Diary Star Crystal Eye and Cheek Palette number 1. Limited edition. So, yun nga yung nakalagay dito. Sorry, hindi ako agad nagbabasa. Oh, talaga hindi talaga ako nagbabasa. So, yung kanya palang clear film, ayan, may mga shade name. Hindi ko lang napansin. So, pag nilagay mo siya, ayan. So, ayan pala siya. Yung mga shade name niya. Let's watch. So, first is, yun nga. Oh, grabe guys. Sad lang kasi tinanong nyo to. Gumagalaw yung pan. Like, ito, tingnan natin. Hindi, ito gumagalaw yung pan. Parang basag siya. And super grabe, ang lambot. Parang I need to press it para hindi siya matanggal. Parang siyang yung powder, gumagalaw yung pan mismo. So, ito, try natin i-swatch. Oh my gosh! Lovies! Yan yun! Oh my God! Yan yung glittered! Oh my gosh! The next. Ito yung, this is matte shade naman yung next. Ooh. Yun yung matte shade. Ito matte shade. The next. Ito naman yung kanilang Shimmer shade. Ooh. And then, next is yung kanilang, again, another shimmer shade. Ooh, super light. Hindi ko akalain na ganun. And then, this one, para siyang cream shadow na glittery na shimmer na ganyan siya. Ayan. And then, next, again, another matte shade, darker naman. Ooh. And then, next is yung sa blush. Yung pang blush. Oh, parang wala. Oh my God. Parang wala lang yung blush. So, eh. And then, last and definitely not the least, yung sa highlight, pang highlight. So, ayan, lovies. Hindi siya ganun ka-pigmented. Tapos, ang ganda, sobra ng glitter. Yun na nga yung basag, yun yung gumagalaw yung pan, ayun pa yung pinakamaganda. Tapos, ayan, yung mga may glitter maganda, pero the rest, para lang siyang pang
no makeup makeup look. So now let's try sa ating eyes and sa cheeks and sa highlight. So ayan, first I'm gonna be using this as my transition shade. Then next, I'm gonna be taking this shade, yung darker shade. And then, I feel na daliri ko na lang yung gagamitin ko kasi parang hindi siya masyado kumakabit sa makeup brush. So now, I'm gonna be taking this one, this shade. Grabe, ang dark ng kulay sa pan, pero parang as in, ang ganda lang, ang ganda nito pang no makeup makeup look lang, labis. Grabe, labis, tingnan nyo naman yung shimmer shade. Diba? Parang binigyan lang niya ng shimmer yung buong ginawa ko sa mata ko. So, ayan siya, labis. And then, super bit ko kasi itong glitter. So, lalagyan ko na lang siya ng glitter. Grabe, big chunks of glitter. Alam niyo yung ginagamit kong super face na glitter? Parang siyang ganun. Oh my God! So, ayan siya, lovies. Gawin ko lang yung kabila kong mata and I'll be back. So, I'm back, lovies. So, ayan na yung... Ayan na yung eyeshadow sa mata ko. No makeup makeup look, pero masilaw ka ng glitters. Ganun. So ngayon, itatry ko naman ito for blush. Ayan. Parang wala lang. Ba't ganun? Ito yung wala. Ito yung meron. Meron naman. Pero, build pang tatlo na to, lovies. Pangatlo na to. Kanyari. So, ayan siya, lovies. Gawin ko lang yung kabila, and I'll be back. So, lovies, I'm back. Ayan na yung blush sa pisngi ko. Yung color niya, yun nga, subtle lang talaga. Parang kininig lang onte sa crush yung kulay niya. So, ayan. Try naman natin ngayon yung highlighter. Since talagang pakaka yung mga shimmer shades nila, try natin yung highlighter. Try natin to. This one. Oh my God. So, ayan yung highlighter, lovies. Ang masasabi ko lang, para na akong fairy ng mga glitters. So now, lovies, punta na tayo sa last product nila from the Sakura line na meron ako, which is yung, yan, Abby's Choice na Velvet Lip Color in the shade 10 Enchanted Wonderland. So, i-open ko lang. So, sa packaging, lovies, ito siya, pag naka-box pa, and then, ayan, meron siyang star, pero this time, wala siyang clear film na harang. And then, talagang sealed na sealed. Dito nakalagay sa sealed niya. Sa seal niya, nakalagay yung shade niya. And then, kung ano yung product na ito. So, ayan. Then, bukod dun pala, meron din siyang nakalagay dun sa box. And then, syempre, Chinese pa rin yung sulat. And this one naman, it contains... So, wala siyang nakalagay sa box kung ilan siya. So, ayan na. Lovies. Ang cute! Ay, ang cute nung... Ang cute niya. Lovies. Ang ganda. Pag tinignan niyo siya personally, para siyang light yung color. Pero sa video, ang dark ng color niya. So, feeling ko, ito yung shade niya talaga. Sa personal, ang light. Pero sa video, ayun, ang dark niya. And then, this one naman, embossed. Yung mga details niya in acrylic siya. Tapos, ang cute! Pink! Super love it! So, yan. Open na natin. Scent is amoy gamot. Hindi siya yung mabahong gamot. Amoy gamot na mga cherry flavor. Yung mga ganon. Medyo rubitusin, onte.
pero hindi naman siya sobrang baho. Pero, ayun, amoy gamot siya. So, ayan. Then, doe foot applicator siya na slant. And, ayun, nakikita nyo naman, meron na agad product. Diba? Ayan, so, swatch na natin. Ooh, super creamy. I super love the shade. Oh my God. Oh, super excited ako i-try ito. Ganun. Tingnan nyo, Lavis. May hiwalay. Parang ito lang yung nakukulayan, tapos yung taas wala. So, ayan. Yung first layer. Parang hindi siya ganito ka-intense. Parang ito super dark. Ito hindi. Parang siyang light mauve-y. Light old rose. So, try natin siya i-build up. Again, my lips is not really in good condition kasi alam niyo naman yung panahon ngayon. So, ayun na siya, Lavis. Ang masasabi ko sa lipstick na to is it is true. It is a velvet type lipstick talaga. And I love velvet type lipstick. Ang ganda niya. I super love the lipstick. Ayun na nga, Lavi. So, ito na yung finish. So, ayun na nga, Lavis. Let's now proceed sa aking final thoughts about the whole collection na meron ako. So, first is ang kanilang ayan, soft matte finishing powder. This one, surprisingly, nagustuhan ko siya kasi totoo naman na kiniklaim niya, nakaka-mattify siya and hindi siya yung mattifying powder na parang may kulay. Talagang, para siyang actually, kahit hindi niya kiniklaim na translucent siya, medyo translucent siya. I mean, hindi medyo. Translucent yung feels niya sa akin kasi hindi naman nag-iba yung kulay ng mukha ko. Wala siyang any shade at all. Kahit na may shade choices siya. The only cons I can give this is yung lalagyan niya nga, yung loob niya, pahabang pinepress ko is gumagalaw siya. So, parang matatanggal siya. Not unless, hindi ko nakita or hindi ko nabasa na refillable siya. Pero, gumagalaw siya. And another pala, another thing na cons ko sa kanya is, syempre, ito yung powder, nasa ibabaw na agad yung puff niya. Pag inopen mo siya, tinanggal mo na yung clear film niya, nakaibabaw na agad siya. So, sana meron siyang cover muna and then yung lalagyan, ay cover muna and then yung puff. So, yun lang naman. Then, now let's proceed dun sa kanilang eyeshadow palette. And for the eyeshadow and blush palette in one, this one, surprisingly, ito yung pinaka-sobrang excited ako i-try, buksan at gamitin. Pero, hindi niya nabigyan ng justice yung gusto kong makita sa kanya. So, ayun. Nevertheless, ang pros ko dito is, ang ganda nung ano niya, nung glitter shades niya. Kasi, kumukulay siya agad, diba? As you can see, ayan. Oh, 'di ba? Pakaki yung glitters niya kagaya nung nasa mga pictures nila dun sa kanilang mga posts sa website and sa mga ads nila, talaga namang ganyan talagang glitters, nakakagulat pero ganyan talaga. And yung shimmer shades niya talaga din mag-glitters, as in talaga makikita mo yung glitters. Wala lang siyang chunk ng glitters pero yung shimmer niya, yung pagka-shimmer niya, talagang pakak din yung shimmer niya. And ang maganda lang din dito is syempre yung packaging niya. Ang ganda ng packaging. Tapos, ang cons niya din is syempre hindi lang siya eyeshadow, blush and highlight palette na rin siya in one. So, ayun. Actually, maganda yung shade range niya eh. Talagang ewan ko lang kung bakit ganun. So, punta na tayo ngayon sa cons niya. Ang cons nito is hindi ko alam kung bakit pero grabe, walang payoff yung mga ano niya, shades niya. Like, for example, yung matte shades niya. Dito, ang dark
pero iba yung color niya sa eyes ko. Hindi rin siya dark. Hindi ko alam kung bakit. And then this one, ginamit ko to. Hindi din siya dark. And pag nilagay mo siya sa mata ko, para lang siyang plain shimmer. As in, plain shimmer. Wala rin siyang kulay with shimmer. Hindi ganun yung kinalabasan niya. And then this one, yung pink. Grabe, para rin siyang yung violet sa chunks ng glitter. Ganun din yung finish niya. And hindi ko alam kung ba't pag ginagamitan ko din siya ng brush, may nakukuha naman siya. Actually, marami siyang fallout. Pero pag nilagay ko na siya sa mata ko, hindi din siya ganun kakulay. Ewan ko kung bakit. And then, cons naman dun sa glitter, since makulay nga siya, maganda yung payoff ng glitter. Ayan, makikita mo kasi hindi lahat ng eyeshadow palette na may glitter is ganyan yung kinakalabasan. Madalang lang. So, ngayon, lumabas nga yung glitter. Pero tingnan nyo, ayan, sample, Lovies. Ayan o, yung kilay ko. May glitter. Sobrang kumakalat yung glitter sa mukha ko. Sa blush nito, ganda nung color nung blush. Kaso, ang cons ko lang sa kanya, ang tagal niya i-build para lang lumabas yung ganyang color. May color payoff na yan, ha? Pero siguro 5 or 6 times ko siyang dinip. Meron naman siyang napupunta dito, pero pag ginanon ko, parang wala talaga siyang lumalabas agad. Pero nung, ayan, nung medyo na-build ko naman na siya ng ganyan, natuwa naman ako kasi feeling ko ang ganda, fresh lang. And yung finish niya, actually hindi lang yung kulay, yung finish na yung nagustuhan ko sa lahat. Kasi kahit hindi na ako mag-highlight, yung pagka-shimmer nung blush, hindi siya super putok shimmer like yung pang mata. Pero ang ganda nung glow na nabibigay niya. And then now, moving on sa highlight. Hindi ko bet yung highlighter nila. Kasi unang-una, parang hindi siya pang highlighter. Sobrang laki ng chunks ng glitter. Mas bagay pa siya pang eyeshadow, pero highlighter hindi. So for me, kung blush lang nila yung gagamitin mo as is, mas okay na yun kaysa lagyan mo pa ng highlighter. Hindi niya nabigyan yung ng justice yung pagiging highlighter. So moving on, Lovies, saan lang velvet lip color. This one, I really, really like it. As in, super like ko to. Ang pros ko sa kanya is, una, ang ganda ng shade niya. Pangalawa, super lightweight sa lips. Pangatlo, hindi drying sa lips. Ayan, kahit na hindi in good condition yung labi ko, ang ganda niya pa din. Pang-apat, buildable naman yung color niya. Kung gusto mo nung light, yung unang, ano mo lang, unang pahid mo, maganda na yung color niya. Light old rose, light mauve, ang ganda. Para sa akin, okay lang yun. And kung gusto mo naman yung mas pakakonte, i-build mo siya para maging ganito naman ka dark, okay din siya. Light, okay, dark, okay. So, ayun. Ang cons ko sa kanya is, una, ang kulit ng wand. Hindi ko alam kung ba't pag pinapahid ko siya sa taas, yung slant ng doe foot niya, siya, may separate, parang ito nakulayan, tapos yung sa taas hindi nakulayan. So, hindi ko alam kung baka hindi pantay yung sa doe foot applicator niya. And then, pangalawang cons ko dito is yung amoy niya. Siguro, hindi naman siya sobrang mabaho, hindi din siya mabaho, pero hindi ko lang masyadong bet kasi nga amoy cherry na gamot. So, kahit hindi ko siya, kahit wala siyang lasa, pag naamoy ko siya sa ilong ko, parang feeling ko nalalasahan ko rin siya. But nevertheless, I super like it. Verdict out of the 3 items that I have, yung kung sino pa yung pinaka sobrang excited ako at pinaka nakikita kong pinaka maganda sa kanila, yun pa yung hindi ko masyadong nagustuhan sa lahat. Mas bet ko pa yung powder at yung velvet lip color. Kasi eto, hindi na ako masyadong na-surprise kasi basta pag pang lips naman, most likely talagang pag velvet nagugustuhan ko. Pero ayun nga, yung eyeshadow lang, sayang, may potential siya. Yung ewan ko lang kung ano nangyari sa kanya. Siguro perfect lang to talaga pang mga everyday no makeup makeup look lang talaga. Pero hindi siya yung palette na talagang gagamitin ko din for everyday. Sayang lang kasi nga for its price value, medyo pricey siya. Pero ayun, andito na sila. So might as well gamitin ko na lang din siya. If I'm going to rate everything, nandun lang siya sa 7 out of 10. Kasi yun nga, yung eyeshadow palette
kasi andun na din yung blush and highlight eh. So, parang yung 3 points sa kanya napunta. Pero, yung powder and yung lip color, recommended siya bilhin. So, ayun. Di ko masasabi na nabudol ako kasi maganda naman yung dalawang product, pero nabudol ako ng ganda dun sa eyeshadow palette. But still, okay na din. Kasi ang cute naman ng packaging. Nadala na lang talaga ng packaging niya talaga. So, that's it, lovies, for my video, for my unboxing and review video of the Perfect Diary. I hope you liked it and sana nag-enjoy din kayo. And if you do so, don't forget to give it a thumbs up and then share nyo din sa friends nyo para alam nila kung dapat ba silang mabudol o hindi sa Perfect Diary. And kung bago lang kayo sa channel ko, might as well subscribe now. See you again soon. Bye!